Ayan, God, once again mga kapatid, for this video, maglalagay po ako ng rice hull sa loob ng angkulungan. Ayan, dyan po sa loob, maglalagay po ako ng rice hull. Kung naalala nyo po yung namatay kong isang broad-breasted na babae, yung kanilang beadings ay lalagyan ko na po ng rice hull. Tapos yung dyan sa hybrid ay kukunin ko po yung mga duming na tambak. At ito po, sumahan nyo po ako, here we go, let's go! Bali ngayon mga kapatid, ito, kung nakikita nyo, ayan, may nabili na po akong rice hull. So, kinarga ko po ito sa aking motorsiklo na isang balik lang po yung ginawa ko. Ayan, kung nakikita nyo, yan po yung aking counting video nung bumili po ako. Ayan, kung kita nyo po, dinala ko dito sa loob ng aking pabuhan. So ngayon, ito po mga kapatid, kung nakikita nyo, ito po yung beadings nila. Kailangan na po talagang lagyan ng rice hull. So, liban dyan sa labas ng mga pabo ko po, itong mga pabo ko ngayon dito is ito. Meron po akong 6 na piraso dito ng ginya. Tapos, ang nangyari dito, itong 3 barako ko po na broad-breasted, isinigrigit ko na po. So, bali, ang gagawin ko, papakastahan ko yung babae na andito. Dalawang scenario pa po kasi yung tinitingnan ko kung ano yung dahilan ng ikinamatay ng isa kong babaeng broad-breasted. Either sa pagkasta ng mga barakong ito or na head stroke. So sa dalawa, hindi ko po alam kung ano po talaga. Malaki yung chance ng head stroke, posible rin na dahil sa pagkasta. So ang nangyari, dahil sinigrigit ko ang lalaki at babae, kagaya niyan, nung nag-video po ako na namatay yung isang piraso doon, kinastahan na po itong black. Tapos kanina, kinuha ko dyan sa loob, pinadapa ko dito sa harapan ng barakong ito, itong si Big Boy. Ayun, siya namang kinastahan. Sana nag-success yung pagkasta kanina. Kaya lang, itong white ay bata pa kasi itong lalaki na white eh. Kaya, ayun, napag-isip-isip ko ano kayang maganda. Kung papakastahan ko muna sa black bronze, ano kayang maganda? Paki-comment po mga kapatid, ano sa tingin nyo, maganda po ba na hanggang ngayon, dahil sa ngayon ay hindi pa nakakakasta itong white na Nicholas White, itong white na mga babae, is kasing edad na kasi ito ng black eh, naisip ko sana na pakakastahan na lang dito. I-cross ko muna. Tapos pag ready na ito, itong lalaking white, saka ko naman pagkakastahan uli ang mga white na ito. So ano po kaya, doon po sa mga may alam na po patungkol po sa mga ganitong sitwasyon, ano po sa tingin ninyo mga kapatid, paki-comment na lamang po sa baba. Ayan, kailangan ko na rin yan. Diha, tuyo naman. So hindi ko na lang muna yan kukunin yung beadings. Dadagdagan ko na lang dito lang sa aking mga hybrid na mga inahin. Tapos isang barako na si Joro. Oh, may itlog pa oh. Kailangan ko ng kunan kasi nga yung dumi nila sa ilalim, ayan oh, makapal na po. Kasi nga marami sila dito eh. Ito po yung 50 na babae sa isang lalaking hybrid turkey. Ayan, makapal na po. So kukunin ko yan. Ayan, yan po yung aking aalisin dyan kasi makapal na. Tapos magdadagdag ako ng rice hull. Bali, ang nangyari mga kapatid, ang mga babae dito na 15 piraso, inilabas ko muna dito kasi masikip dito na area eh. Kita nyo naman, konti lang ito. At nang manguha ako ng dumi nila, ayan, isasaking ko kasi yan eh. Ayan, oh, sobrang dumi na po. Makapal na po yan. Nagsisiliparan kasi sila eh. Kaya ito,
inihalo ko muna dito sa butod-breasted na lalaki. Ito po yung tatlong lalaki ko na butod-breasted, oh. Ayan. So ito, mga dumalaga po ito na mga hybrid. Inihalo ko muna dito sa area na ito, na siya doon ay baka mabasagan ng itlog, eh. Nagwawala nang nang magbuhos ako ng ipasi ng palay. Pumutigla sila, eh, lumilipad, kaya natakot ako baka mabasagan ng itlog. Kaya ayun, inalis ko muna. Ito na lang si Joro ang hindi ko inilabas, kasi baka mag-away sila sa barako na broad-breasted. Ayan. Ito, nakapaglagay na ako ng konti ng dumi, kaya lang inilabas ko, kasi ayun nga, lumilipad, eh, baka mabasagan pa ng itlog. So mga dalawang sako siguro ito. Kukunin ko lang yung makapal. Nasa ganun ay malagyan ko ng bagong tipasi ng palay o rice hull. Bale, yan po yung kinalabasan nila. Diyan ko muna sila inilagay. Tapos dito, ito na po yung itsura, mga kapatid. Nakuha ko na po yung makapal dyan na naimbak na kanilang dumi. Ayan, kita nyo naman, oh, may luta po yung yero. Hanggang dyan po yung kapal na kinuha ko kanina. So ilalagay ko lang dito yung isang sako ng rice hull. Ito, ito na lang kasi yung natira. Isang sako sa tatlo, isa na lang yung natira. Tapos bali yung nakuha ko dyan sa loob na dumi is ito, anim na sako na ganyan lang karami ang laman ng isang sako. Sakto lang para mabuhat, magaan lang buhatin. Anim na sako po yan. Ayan. So, ayan, ilalagay ko na itong rice hull dun sa loob. Ayan, ganyan nakaganda yung kanilang beadings. Ayan, oh, malinis na po yung kanilang kulungan. 1:15. Ito na ang kanilang kulungan, mga kapatid. Isang barako si Joro, tapos 15 pirasong babaeng pabo. Ayan. Nakuha ko na po yung makapal dyan na dumi, kasi mostly paggabi dito sila nag-i-stay sa area na ito. Kasi dito yung kanilang pakainan. Pag sobra yung pagkain nila, hindi nila naubos, unti-unti nila ang kakainin hanggang sa maubos. Ito po, mga kapatid. Ayan. Ang naging problema lang dito, pag bago pa pong lagay ang rice hull, kanila po yung kinakain, mga kapatid, lalo na itong mga broad-breasted. Uy, hugaw man ka. Uy, naitihan man ka. Bibi. Naitihan. Tapos dito sa kabila, ayan, punti lang yung aking nilagay, mga kapatid, kasi tuyo naman itong kanilang area, eh. Ayan, oh, kinakain yung rice hull. Literal talaga nating nakikita na kinakain nila yung rice hull, mga kapatid. Dito rin sa kabila, dito sa Bourbon Red, ayan, sila nang bahalang magkatag niyan. Tapos dito, isang Bourbon Red na barako. Dito, ayan, naglagay rin ako, isang Bourbon Red na barako. Extra po natin ito. Tapos dito, yung anim na Guinea fowl. Ayan, hindi nila tawag dito, hindi nila kinatag. Dito, kulang yung, hindi kasi umabot ng isa yung nilagay ko dito. Mahigit sa kalahati lang yung nilagay ko dito na rice hull. So kung susumahin, kailangan pala dapat dito is dyan, dalawat kalahati. Tapos dito, isa't kalahati. Apat, mga anim na sako pala kailangan dito. Pag anim na sako, pwede nang tawag dito, pwede nang baklasin yung lahat, tapos papalitan. Dapat nasa anim na sako or pito. Maganda nga is sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 na po, 7 sako kasi ito, eh. Dapat pala mga siyam. Mas maganda po pag siyam. Dalawa, tapos tatlo dito sa dalawa. Ito, isa-isa dito. Pero ganun pa man, may kamahalan kasi ng konti, eh. Nasa 80 ang isang sako. Yung nabayad ko kanina is 240. Ayan.
Yung sako lang kasi yung nabili ko eh. Kaya kulang talaga. So sa susunod, alam ko na kung ilang sako yung kailangan ko dito. Pero kahit ganito, ayos na ito mga kapatid kasi unti-unti naman na, kumbaga, pag may bago silang dumi, may ito na, kumbaga, may matatambak na po eh. Ayan mga kapatid, yun po muna yung counting update natin sa ating pabuhan. Pagdating dito sa Butut Bristed, ayan, si Grigit na po yung lalaki. Tapos, pag nakita ko na gusto na magpakasta ng mga babae dito, kukunin ko at papakastahan sa mga barako. Tapos, bago na po yung biddings sa ating 15 times 1. Ayan. 15 versus 1 na lalaki. Hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.